1 year later, Armando's POV. Sweetheart, hurry! Malapit na tayong malate! Nakaabang siya sa may unang baitang nahagdanan at matyagang hinihintay ang asawang bumaba mula sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan naroon ang kwarto nila ng master's bedroom. Andyan na babe! Napangiti siya nang marinig ang malamyos na tinig ng asawa. Mula noon hanggang ngayon ay hindi siya nagsasawa sa boses ni Meredith. Habang tumatagal ay mas lalo pa nga yata niyang hinahanap-hanap ang tinig nitong lagi na ay parang naglalambing sa kanya. Ilang segundo pa ang lumipas at humahangos na ito papunta sa may punong hagdan. May pagmamadali sa mga hakbang para makababa ka agad. Careful! Paalala niya dahil nagmamadali ang kilos nito. Inaalala niyang baka mahulog ito sa may kataasang hagdanan. Nakatingala siya kay Meredith kaya hindi niya napansin na paglapit sa kanila ng isang taon at dalawang buwang si Aaliyah, ang unang anak nila ng asawa. Daddy! Matinis na tili nito ni kinalingon niya. Tumatakbo ito at hinahabol naman ng yaya. Sigurado siyang tinakasan na naman ito si Mildred na siyang tagapag-alaga dito. Kapag umaga, mabilis niyang inuunat ang dalawang kamay para salubungin ng anak na alam niyang kapag ganap ng nalalapit ay magpapakarga kagad sa kanya. Ang aga naman ng hyper ng baby ko. Nakangiti niya sabi-sabay karga sa anak. Hinawi niyang gulo-gulo nitong buhok na natural na unat at makintab na makintab. Nasa likod niya si Meredith na noon ay nakababa na rin at pinipisil-pisil ang kanyang anak sa muka. Alis kayo ni Mommy Daddy? Listang tanong nito na sa murang edad ay matatas ng magsalita. Opo, aniya sa anak. Pero bawal ang babying katulad mo sa pupuntahan namin ni Mommy. Kaya maiwan ka na muna kay Yaya ha. Okay po Daddy. That's my girl. Ang bait-bait talaga. O kiss ng Daddy. Nilapit niya mukha sa anak at mabilis pa sa alas 4 dinampian siya nito ng halik sa pisngi. Eh paano naman ang Mommy anak? Ang Daddy lang bang may kiss? Ani Meredith sa likod niya na sinadya pang kunway nagdamdam. Kumalas tuloy sa kanyang anak at nagpakarga sa ina na mabilis namang kinuha ni Meredith. Pinaghahalikan ito sa magkabilang pisngi si Meredith. Saka niyakap ni Aaliyah ang ina. Parang hinahaplos ang puso niya sa nasasaksihan na mga oras na yon. Kay gandang tanawin para sa kanya na makitang ganoon ang kanyang mag-ina. Parang kailan lang ay silang dalawa lamang mag-asawa ang magkasama pero ngayon ay may anak na sila na kopyang-kopyang mukha ni Meredith. Parang pinaliit ito sa version ng anak nila. Cute na cute at bibong-bibo. Kaya naman kaligayahan nilang lahat lalo na ng mga magulang nila ng asawa. Mabilis na buntis si Meredith nung magpakasal sila. Ikalawang buwan ng pagsasama nila ay sinorpresa siya nito ng pregnancy test na binalot pa nito sa hugis pusong box at inabot sa kanya mismong araw ng mga puso. Labis-labis ang saya niya noon. Naiyak pa siya dahil matagal na niyang gustong magkaanak. Noon hindi niya maganap na naunawaan kung bakit hindi sila binigyan ni Melanie ng supling. Yun ay dahil si Meredith pala ang magbibigay nun sa kanya. Ang babaeng tanging minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Kung masaya silang mag-asawa ay doble ang naging saya ng mga magulang nila ni Meredith nang malaman ang magandang balita. Kulang na lang ay maglulundag sa tuwa ang mama at papa nito. Samantalang umiyak naman ang daddy at mommy ng kanyang asawa. Labis ang galak na mga ito. Dalawang buwan pa lang ang tiyan ni Meredith ay nabili na yata ng buong pamilya nila ang lahat ng kailangan sa panganganak ni Meredith at paglabas ni Aaliyah. His daughter was so much loved by all the people around her. At mas lalo na siya. Mahal na mahal niyang anak at gagawin niya lahat para rito kagaya na pagmamahal niya kay Meredith. Aaliyah is a product of their love for each other at sisiguraduhin niyang mararamdaman yun ng bata. Premature baby ito na ipinanganak ni Meredith. 2 linggo itong naiwan sa ospital kahit na nakalabas na ang asawa niya dahil siniguro ng mga doktor na wala itong magiging complications. She was a little fighter at kahit ngayon ay kitang-kita yun sa personalidad ng kanyang anak. She really wants to explore everything at hinahayaan nila ito ni Meredith. Ang gusto lang naman nila ay maging mabuting tao ito. Magkaroon ng takot sa Diyos at huwag maging madamot
Kung siyang masusunod ay gusto na rin niya itong sundan. Pero gusto muna niyang makarecover muna si Meredith sa lahat. Breastfeed si Aaliyah mula nang maliit ito at kahit may yaya ito sa kanila ito nakatabing matulog hanggang ngayon. Kaila lang ito naawat kay Meredith kaya nag-decide silang kapag 2 years old na nila ito, susundan. Love you mommy, I love you daddy, sabi nito pagkatapos salikan si Meredith. Love love ka rin namin ni daddy anak, but for now, kailangan mo na sumama kay yaya dahil kailangan na naming umalis ni daddy. Muli itong hinalikan ni Meredith at saka na isinalin sa yaya ng bata. Siya naman ay ginulo ang buhok ng anak bago kumaway dito palayo. Take care po! Pahabol pa ni Aaliyah. Maraming tao sa gym ng San Miguel National High School para saksihan ang pagdating ng pangalawang pangulo ng bansa. Sa makalawa na ang araw ng fiesta sa kanilang lugar at dahil malapit na ang presidential election ay nag-uumpisa na namang maglabasa ng mga kandidato. Mainit ang usap-usapan na malakas sa kanilang lugar ang kasalukuyang Vice Presidente na hahabol ng Presidente sa darating na halalan, kaya isang kanilang lugar sa napili nitong puntahan. Mukhang on time lang ang pagdating natin, sweetheart, ani Armando habang mahigpit na hawak ang isa niyang kamay. Kasunod nila ang sandamukal ng mga bodyguards nito na humahawi sa mga taong nasa kanilang daraanan. Oo nga, babe. Mayor! Mayor! May ilang supporters ni Armando ang tumitilit pinipilit abutin ang alkalde habang parating sila at paakyat sa stage ng gym. Hinahawi ng mga bodyguards ang mga ito pero matiyagang humihinto ang kanyang asawa para kamayan at kawayan ang mga yon. Mayor, kayo pa rin po mayor namin sa susunod na eleksyon! Narinig pa niyang sabi ng ilan. Masaya siya para sa asawa. Walang duda na marami nagmamahal dito bilang ama ng bayang yon. Kung sa bagay ay marami kasing nagawang proyekto si Armando. Maraming mahihirap ang nabigyan ng trabaho ng mga proyektong iyon. Naglunsad din ito ng scholarship para sa mga kabataang nagnanais na mag-aral sa kolehiyo. Ngunit walang kakayahan at marami pang iba. Kabi-kabila din ang mga tinatayong instruktura sa bayan nila ngayon na siguradong trabaho din ang hatid sa mga mamamayan. Nagpalakpakan ng mga tao na magpasalamat si Armando sa mainit na pagtanggap ng mga ito. May ilan ding bumati sa kanya na mayora na talaga namang hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon kapag naririnig niya. Iginiya siya nito sa state at nilalayang maupo sa upo ang manakatalaga sa kanila. Kalahating oras pang hinintay nila bago dumating ang Vice Presidente. Ilang kagawad munang nagsalita bago tumayo si Armando at siya namang nagbigay ng talumpati. Mataman siyang nakikinig sa asawa, pero gumagalang kanyang paningin sa ibaba ng entablado nang may mahagip ang kanyang mga mata. Isang lalaking hindi man siya nagkaroon ng ugnayan ay hinding-hindi niya makakalimutan. Walang iba kung hindi si Benedict de Torres. Bigli parang nanuyot ng kanyang lalamunan. Pakiramdam din niya ay namutla siya kaagad. Kumalabog din ang kanyang dibdib, lalo na nang mula sa ibaba'y napansin tutok na tutok sa kanyang mga mata ni Benedict. Sa tingin ay kanina pa ito nakamasid sa kanya. Naging alisto siya. Gumala pa sa ibang bahagi ng paligid ang kanyang mga mata para tignan kung may iba pang kahina-hinalang tao siyang dapat katakutan bukod dito. Pero wala naman siyang iba pang nakita. Hindi na niya ibinalik ang paningin kay Benedict dahil takot na takot na siya. Parang gusto nang manginig ng kanyang sistema. Huminga siya ng malalim. Pagkuway pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Relax, Meredith. Maraming pulis at sundalo sa paligid. Kaya kung totoo siya ngayon ay hindi ka naman niya magagalaw. Anang isang bahagi ng kanyang utak. Tama, sigurado namang hindi ito makakalapit sa kanya. Isa pa'y kasama niya si Armando. Alam niyang hindi siya pababayaan ng asawa. Dala ng kabang nararamdaman na hindi niya na malayang tapos na magsalita si Armando at ngayon ay nakaupo na muli sa tabi niya. Hey sweetheart, what is wrong? Hinawakan itong kamay niya kaya lang siya natauhan. Wala sa loob na napatingin siya rito, napanatag siya bigla. Napakapit siya sa braso ni Armando na parabang doon lang mawawala ang takot niya. Pero nagdesisyon siyang huwag munang sabihin sa asawang nakita. Ayaw niyang sirain ang magandang mood nito dahil siguradong buong araw itong magiging abala. Nating babe, titingnan ko lang yung reaction ng mga tao sa talumpati mo.
And you know what? Kung anong napansin ko, mahal na mahal ka talaga ng mga taga San Miguel. Sweetheart, bakit nga parang wala ka sa sarili mo kanina nung nasa stage tayo? I'm sorry pero upset ka masyado. Kitang-kita ko yun sa mga mata mo. Hindi lang kita masyadong pinansin dahil nasa meeting tayo. Tanong ni Armando habang nasa loob sila ng mall para ibili ng pasalubong si Aliyah. Mabagal lamang silang naglalakad at nakakapit siya ng isang braso sa asawa. Hindi na sila kumain dahil busog na busog sila sa salo-salong ipinahanda ni Armando sa Lovely Park San Miguel. Doon na nanghalian ng vice-presidente at ang iba pang kasama sa pagtitipong iyon. Gusto sana ng mama nito na sa bahay ng mga ito yun gawin pero ayaw ni Armando. Hanggat maaari daw ay gusto nitong manatiling privado ang bahay nila lalo na't nandoon na ngayon si Aliyah. Kasama nilang mga bodyguards nito pero malayong mga ito sa kanila. Kapag ganitong wife hobby time nila ay alam naman ng mga bodyguards ni Armando na gusto nila ng privacy kahit na papaano. Mas lalong bumagal ang paghakbang niya habang tinitingbang sa sarili kung sasabihin ba niya kay Armando ang nakita. Napaisip siya. Pero kilala niya ang asawa, alam niyang hindi siya titigilan nito kahit pa magsinungaling siya. Batid niyang kilalang kilala na siya nito at kabisado nito kung kailan siya hindi nagsasabi ng totoo. Nakita ko siya, Mando. Tipid niyang sabi sa kanya ito tinapunan ng tingin. Nakakunot ang noon itong nakatunghay sa kanya. Nakita? Sino? Matagal bago siya nakasagot, napahinto sila sa paglalakad. At kitang-kita niyang paghangos ng mga bodyguards nito sa likod dahil inakala yatang na mga ito na may problema sila. Pero sinenyasan ni Armando mga ito na okay lang sila. Si Benedict de Torres, babe. Kitang-kita ko siya kanina sa ibaba ng stage. What? Dumami ang kunot sa noon ni Armando. Halatang hindi rin ito inaasahan ang kanyang sinabi. I saw him. Titig na titig siya sa akin. Natakot ako, Mando. Iniwas ko yung tingin ko sa kanya dahil hindi ko siya kayang tignan. Pero nang tumingin ulit ako sa gawin niya, he's gone. Paliwanag niya sa asawa. Muli siyang kinilabutan ng maalalang mukha ni Benedict. Mas nakakatakot pa ito ngayon kaysa noon. Pumayat ito at lumalim ang paligid ng mga mata na maitim. Nakangisi din ito na parang sa isang demonyo habang nakatulala sa kanya. Hinawakan siya ng asawa sa magkabilang balikat at pinakatitigan sa mga mata. Nakakulong si Benedict hanggang ngayon, sweetheart. Don't worry dahil palagi kong sinisiguro na nasa loob pa rin siya ng kulungan. Hindi yun makakalabas dahil matagal pang sentensya sa kanya. Paniniguro ni Armando. Pero sigurado talaga siya sa nakita. Si Benedict ang nakita niyang nakatayo doon at masamang tingin sa kanya kanina. Pero babe, ganito na lang. Pagkagaling natin dito, daanan natin yung presinto kung saan siya nakakulong. Gusto mo? Para makita mong nagsasabi ako ng totoo. Tumango siya, pero kabaligtaran naman ang nangyari. Hindi niya nagawang bumba ng kotse nang nasa harapan na sila ng presintong pinaglalagakan kay Benedict. Let's go, sweetie. Ani Armando na handa nang bumaba ng sasakyan ng mga sandaling iyon. Akman tatanggalin na nitong seatbelt niya, napigilan niya ang kamay nito. Ikaw na lang bumaba, babe. Dito na lang ako sa kotse. Aniya dahil hindi talaga niya kayang makita ang lalaking yun. Mabuti na lang at nakaunawa si Armando. Tumango ito sa kasya dinampian ng halik sa isang pisngi. Okay, wait for me here. Yeah, nasundan na lang niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan itong makapasok sa loob. May 10 minuto din siguro itong naroon bago muling lumabas na maaliwalas ang muka. What, babe? Tanong niya rito nang muli itong makasakay ng kotse. Nandun siya sa loob hanggang ngayon, sweetheart. Nakita yun mismo ng dalawang mata ko. Dinukwang siya nito at pinisil ang kanyang ilong. You don't have to worry, okay? Magagaling at least ng mga bodyguards mo kaya hindi ka malalapitan ni Benedict kahit pa makalabas siya doon. Paniniyak nito. Napatango na lamang siya kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag pero hindi tuluyang nawalang kanyang takot. Siguro may kamukha lang ni Benedict ang nakita niya dahil lahat naman daw ng tao ay may 7 kamukha sa mundo. Pero tama si Armando. Marami naman siyang bodyguards kaya mahihirapan naman siguro si Benedict nalapitan siya. Kasalukuyang nakaupo si Meredith sa kanyang couch at naghubad ng sapatos nang marinig niya ang door chime.
Sarado ng cafe nila at siya na lamang ang naroon dahil nakauwi na lahat ng empleyado. Nagsalubong ang mga kilay na tumaas sa mga mata niya sa pinto. Hindi din ginamit ni Armandong door chime dahil may sarili itong susi. Baka naman kaya kapitbahay na pwesto? Dala ng kuryosidad ay lumakad siya patungo sa pinto. Hindi siya nagabalang sumilip sa peephole upang magulat lamang nang makita kung sinong pinagbuksan niya. Benedict, paano mong... Mabilis na hinawakan niyang muli ang pinto para sana kabigin. Pero huli ng lahat, mabilis na nakapasok ang lalaki. Napatras pa siya dahil wala itong pakialam kung nasa gitna siya. Sinipan itong pasara ang pinto, dahilan para kilabutan siya ng matindi. At hindi pa man nakakakilos si Meredith sa pagkabiglay, lumapat na sa mukha niyang isang malakas na sampal mula kay Benedict. Punyeta kang babae ka! Bumalandra siya sa sahig. Sindak na napatingala sa lalaki habang dinadama ng kamay ang pisnging nasaktan. Agad siyang tumayo nang humakbang si Benedict palapit. Kunwari ka pang paayaw-ayaw kay Armando, yun pala'y ginago mo lang ako't ginamit, singhal nito. Benedict, ano ha, bumalik ka kay Armando dahil nakita mong patapon ng buhay ko? Dahil mas mapera siya kaysa sa akin. Noon ay nakumpirma niya ang hinala, ang alam nito'y si Melanie siya. Mahal ko si Armando, Benedict. Isa pa, hindi ako si Melanie. Matagal na siyang patay. Namatay siya nang saluhin niya ang balang binaril mo noon si Armando. Sa nalalaking mga matay na gawang mga tuwiran ni Meredith, hindi niya mapaniwala ang itong uri ng lalaking minsan ay pinakisamahan ng kakambal niya. At lalong, hindi niya mapaniwala ang hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakaka-move on at inakala pang siya si Melanie na matagal nang nananahimik. Lalong nagdilim ang mukha ng lalaki. Mahal? My ass? Ganyan ba talaga katangang tingin mo sa akin, Melanie? Nakalimutan mo na ba na ikaw pang nagyaya sa akin na madalas sa motel? Tell me, magkanong binayad sa'yo ni Armando para balikan mo siya? Pera lang naman na nagpapasaya sa'yo, hindi ba? Ay, Benedict, please. Hindi ako binayaran ni Armando. Napatras siya na humakbang ito palapit. Natatakot siya sa anyo nito. Akma siyang tatakbo nang mahagip ni Benedict ang braso niya at balyahin siya. Bumagsak siya sa couch at impit na napatili. Hindi niya magawang mag-iskandalo sa tahimik na compound. Mapapahiya si Armando sa mga taga doon, lalo na't malapit pa sa munisipyong cafe niya. Baka ma-iskandalo pati ang pangalan nito. Hindi ako si Melanie Benedict! Sigaw niya pero parang walang pakialam ang lalaki. Sa tingin niya ay hindi nito pakikinggan kahit anuman ang kanyang sabihin. You're a whore, Melanie! A whore! Naintindihan mo? At magiging akin ka ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Pagbabayaran mong hirap na tiniis ko sa'yo. And I don't really mind kung napagsawaan ka na ulit ng asawa mo. Bukas ay pagtatawanan ko mayor ng bayang ito dahil nakapatas ako sa kanya. Isang malakas na tawa ang pinakawala nito saka siya niyukot niyakap. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Please bitawan mo ko. Pakiusap niya kasabay ng pagpiglas. Kapag narito siya sa cafe, hindi na siya nagpapatoka ng bodyguards dahil malapit lang naman sa munisipyo. Si Armando naman na araw-araw siyang dinaraanan doon. Bago sila sabay na umuwi sa mansyon ay may meeting pang dinaluhan at nagsabing mantala ng pagsundo sa kanya. Pagkatapos ko sa iyo, Melanie, akmang bubuksan itong zipper ng pantalon na magpumiglas siya at malakas itong tinulak. Akma niyang tatakbuhin ng pinto. Subalit mabilis na nahawakan ni Benedict ang isang braso niya at padahas na binalik siya sa couch. Saan ka pupunta ha? Bitawan mo ko! Utang na loob! Isang ngising binigay sa kanya ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Melanie. Sandali lang ito. Isa pa'y, hindi ka naman virgin. Bakit kailangan tumanggi ka pa? Hindi ba't sanin na sanay ka naman na ganitong gawain? Sindak si Meredith dahil sa mga narinig. Pinipilit niyang huwag umiyak pero hindi niya napanindigan. Nakikiusap ako, Benedict. Huwag mo ituloy ang balak mo. Maling iniisip mo. Hindi ako si Melanie dahil matagal na siyang patay. Kahit unti-unti na siyang nababalot ng takot ay hindi siya susuko. Kung noon ay nakawala siya sa kamay nito, mas lalo nang dapat ngayon dahil naghihintay sa kanyang-kanyang anak. Ayaw niyang umiyak. Pero kapag naalala niya si Aaliyah, hindi niya mapigil. Ang liit-liit pa nito, kaya kawawa naman ito kung mapapahamak siya. Isang nang-uuyam na tawang pinakawalan ni Benedict. Ibang klase talagang sama na ugali mo, no, Melanie? Pambihira ka talagang mag-isip? Suklo lang patayin mo sarili mo para lang makaligtas ka sa akin.
Iiling-iling ito habang nakatikwas pang isang bahagi ng labi. Dahil yun ang totoo! Singhal niya naging mitsa na lalo pagliliyab ng galit sa mga mata nito. Inabot nitong mukha niya at halos bumaon ng mga daliri nito sa kanyang pisngi. Totoo? Talaga bang ganun ako ka-estupido sa paningin mo para isiping paniniwalaan ko yan? Nangangalit ang mga ngipin nito sa tindi ng panggigigil sa kanya. Nakulong ako dahil sa'yo. Nasirang pamilya ko dahil sa'yo rin. Wala na Melanie. Kaya kahit mamatay ako ngayon ay okay lang. Wala na rin namang mawawala sa akin. Patapon ng buhay ko. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako papalag dahil mahihirapan ka lang. Mag-enjoy ka na lang sa gagawin natin. Muli nitong binuksan ng isang kamay ang zipper ng pantalon. Muli rin siya nagtangkang kumawala sa pamamagitan ng pagtuhod dito. Pero halos hindi naman yung ininda ni Benedict. Ang akmang muli niyang pagtakbo ay napigilan nito. Pahablot nitong nahawakan ang buhok niya pahila. Nawalan siya ng panimbang dahilan para siya matumba. Tumama ang ulo niya sa isa sa mga mesang naroon. Hindi makuhang lumabas ng tili niya. Naipit lang yun sa kanyang lalamunan. Umikot at nagdilim sandali ang paningin niya. Ang sabi ko sa'yo, masasaktan ka lang kung manlalaban ka. Anito, mas pipiliin mo pa ba naman ang masaktan kaysa mag-enjoy na lang sa gagawin ko sa'yo? Nagsalubong ang mga kilay ni Benedict na manatiling mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Meredith. Niyuko siya nito at binuhat saka muling inihiga sa malaking couch na naroon. Kung nawalan ka ng malay ay kasalanan mo. Mas mainam dahil hindi ako mahihirapan sa'yo. Isang isi ang pinakawala nito bago buong paghangang pinagmasdan ang kabuuan na nasa harapan. Marahas na tinaas ni Benedict ang laylayan ng suot na bestida ni Meredith at tumambad dito ang nakakatakam na hita ng babaeng matagal nang sinasamba. Natanggal at naibaba na ni Benedict ang cycling na suot ni Meredith. Inihagis sa mga ito sa sahig and he was about to work on her panties nang biglang pabalyang sumara ang pinto. Ang tagpong iyon ang inabutan ni Armando para siyang nakakita ng multo na makita kung sinong nasa loob ng cafe ng asawa. Nabigla man ay kagad siyang nakabawi, lalo nang makita niya si Meredith na nakahimlay sa couch at walang malay. Hayop ka? Nakalabas ka pala talaga? Anong ginagawa mo sa asawa ko? Singhal niya rito habang unti-unting lumalapit sa kinahihigaan ni Meredith na noon ay dahan-dahan ang pinagbabalikan ng malay. Isang pagak na tawa ang pinakawalan ni Benedict. Nakatayo ito at may tatlong di pa ang layo sa kanya. Hindi niya alam kung armado ito o ano pero hindi siya nagpapakasigurado. Mayor ka nga pero tanga ka naman, Armando. Ginagago ka ng ibang pulis mo pero wala kang kaalam-alam. Umahalakak ito habang iiling-iling nagpalakad-lakad sa loob ng cafe. Huwag kang mag-alala dahil wala pa akong ginagawa sa asawa mo. Nagre-ready pa lang ako pero dumating kang peste ka. Kaya naistorbo mo na naman kami nitong mahal ko. Naningkit ang mga mata niya dahil sa narinig. Baliw na ba itong si Benedict para akalain si Melanie si Meredith? Nababaliw ka na talaga, Di Torres. Matagal nang patay si Melanie at ang babaeng nasa harap mo ngayon ay walang iba kung hindi ang kakambal niya si Meredith. Look, ano pa bang gusto mo? Bakit hindi ka pa rin tumitigil? Marami na nangyari, Di Torres. Wala ka bang balak magbago? Aniya rito, kung siyang masusunod ay gusto sana niya itong kausapin para kumbinsihin magbagong buhay. Pero sa klaseng ito ni Benedict Di Torres ay mukhang malabong mangyari yon. Alam mo ba kung bakit hindi pa rin ako tumitigil, Armando Del Rio? Dahil hindi pa rin kita napapabagsak? Mula noon hanggang ngayon ay ikaw ang nananatiling nakatayo sa ating dalawa. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin yun? Nakakabwisit ka na at hindi na ako natutuwa. Nalalaki ang mga mata nito, gayon man na hindi siya natatakot. Ang totoo ay alam niya kung ano ang pinaghuhugutan nito ng sama ng loob. Ang ayaw lang niya dito ay hindi tumarunong makinig at tumanggap ng pagkatalo. Pero alam mo, pwedeng-pwede naman kitang patayin ngayon din eh. Total, hindi na ako natatakot, Armando. Wala nang lahat sa akin, kaya kung mamamatay man ako, umakulong habang buhay. Ako siguro ang pinakamasayang tao sa mundo kung mapapatay kong isang Armando Del Rio. Biglang nag-iba ang anyo nito nang dukutin nito sa bewang ang caliber 45 nitong baril. Aaminin niyang kinabahan siya bigla, napaatras siya sa gawin ni Meredith na noon ay unti-unti nang bumabangon. Omando, anito nang makilala siya at bumalalas ng iyak. Nilapitan niya ito at mabilisang niyakap. Come on sweetheart, fix yourself, I'm here.
mabilis na inayos nitong sarili. Pagkatapos ay tumayo sa tabi niya sa puong ulo na nagtinginan niya ay may bahid ng konting dugo at pasa. Shit! Nagtagis ang bagang niya nang maisip na kanina pa marahil dito si Benedict at posibleng kanina pa sinasaktan ng kanyang asawa. Nagsisituloy siya bigla kung bakit hindi na lang niya ito kaagad sinundo. Kung sana'y hindi na lang siya sumama sa meeting na dinaluhan. What happened to your head? Salubong ang kilay niyang tanong kahit pa may idea na siya kung ano nangyari doon. Makulit kasing asawa mo. Nagpupumilit pang manlaban. Para naman kaya niyang makawala mula sa akin. Ani Benedict, saka muling tumawa ng malakas. Nangalit ang kanyang mga ngipin. Gustuhin man niya itong sugurin, ay kailangan muna niyang timbangin ang sitwasyon. Armado si Benedict at siya'y walang armas kaya dihado sila. Nasa labas ang kanyang mga bodyguards dahil kasama niya ang mga ito sa dinaluhang meeting kanina. Siguradong kapag matagal silang lumabas ni Meredith ay may papasok para alamin ang lagay nila. Yun na lang ang kanilang pag-asa. Tumigil ka na, Benedict. Hindi ako si Melanie. Kung gusto mo, sasamahan ka pa namin sa puntod niya. Ani Meredith sa kanyang tabi. Nabuhayan siya ng loob dahil saglit na natahimik si Benedict. Lihim niyang nahiling na sana ay makinig ito sa kanila ng mga oras na yon. Pero muli itong naging balisa nang biglang bumukas ang pintot ni Lua, ang head ng kanyang security. Naging mabalasik na naman ang anyo ni Benedict. Huwag kang kikilos ng masama, anang security niya na kagad tinutukan ng baril ang lalaki. Tinaas nito ang dalawang kamay pero nanatiling hawak nitong baril. Dahan-dahang humakbang ang bodyguard niya para lapitan si Benedict. Itapon mong baril mo sa sahig! Kinabahan siya dahil gaano man kaasintado, ang bodyguard niya iba pa rin ang pag-iisip ni Benedict. Mukhang nababaliw na ito kaya hindi niya masasabi kung susunod ito kahit pa nakatutok na dito ang baril ng kanyang tauhan. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka na mabilis pumunta sa pinto, sweetheart. Aniya kay Meredith na napansin niyang bahagya ng nanginginig sa kanyang tabi. Oo, Mando. Akmang ihahagis na na Benedict ang baril sa sahig kaya nakasilip siya ng pagkakataon. Takbo! Aniya kay Meredith. Hila-hila niya ito sa kamay at sabay nilang tinakbong pinto. Pero bago pa nila narating yon, ay nakarinig na sila ng isang putok ng baril. Malakas na napatili si Meredith sa kanyang tabi pero wala siyang plano tumigil. Kailangang mailabas niyang asawa. Kailangan din niyang kunin ang atensyon ng ibang bodyguard sa labas. Pero bago pa sila tuluyang makalabas ay isang putok pang na magkasabay nilang narinig ni Meredith kasunod ang paghapdi ng kanyang gawing likuran. Mas malakas ang sigaw ni Meredith sa pagkakataong iyon. May tama ka, Mando! Malakas nitong sabi pero hindi siya nagsalita. Sige lang, takbo lang. Armando, wala ka nang kawala sa akin ngayon. Parang demonyong palahaw ni Benedict sa kanilang gawing likod. Noon biglang pabalyang bumukas ang pinto at sunod-sunod na pumasok ang mga bodyguards niya. Tulungan niyo kami please! May tama si Armando! Umiiyak na sabi ni Meredith sa kanyang tabi. Sunod-sunod pang putok ang narinig niya bago siya nagdilim sa kanya ang lahat. Nagising si Meredith sa isang berdeng-berdeng silid. Panay-berdeng kurtina ang nakikita niya ng mga sandaling iyon at wala siyang makitang tao sa paligid. Saglit siyang nag-isip kung nasan siya nang bigla siyang matigilan. Hindi siya maaaring magkamali. Amoy ng ospital ang naaamoy niya. Biglay napabalikwas siya ng bangon nang maalala ang nangyari. Parang gusto na naman niyang mag-hysterical kagaya kanina. Gising na siya! Narinig niyang sabi ng tinginig ang kanyang mommy. Kapag dakay, naghagilap ang kanyang mga mata. Nakita niya itong papalapit kasunod ang kanyang daddy. Naroon din si Jack at Jonah. Ma'am, hindi pa man umiiyak na siya. Malinaw na bumalik sa alaala niya nangyari kay Armando at talaga namang halos panginigan siya ng laman. Naiyak na nilapitan siya ng mga magulang. Kaagad siyang niyakap namang ina at doon sa balikat nito, tinuloy niya ang pagluha. Matagal, parang wala na siyang balak na humiwalay. Gustong gusto niyang itanong sa mga ito kung anong lagay ni Armando, pero natatakot naman siya sa pwedeng isagot na mga to. Hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin na naman ang balita. Shh! Ligtas ka na. Wala nang Benedict na manggugulo sa buhay mo, anak. Sa buhay niyo ng asawa mo. Nabuhayan siya ng loob dahil sa sinabi nito. Ibig sabihin ay buhay si Armando kaya nito nasabi ang bagay na yon. Napakala siya sa ina ng hindi oras. Anong ibig niyo kong sabihin, ma'am? ER pala ng ospital ang kanyang kinahihigaan. Ilang pasyente doon ang nakatingin sa kanilang lahat. Marahil ay dahil nakikilala siyang asawa ng mayor
ng bayang iyon. Patay na si Benedict Meredith, sabat ni Jack. Kinabahan siya bigla. Eh, si Mando, ang asawa ko, nasa na siya? Kinimatay siya kanina kaya hindi niya alam kung ano ng mga sumunod na nangyari. Nang mabaril si Mando bago sila tuluyang makalabas at makitang duguan ang asawa ay naramdaman niya sarili na unti-unting bumabagsak. Pero bago tuluyang magdilim sa kanyang lahat ay nakita pa niyang nagpasukan ang lahat ng bodyguards ni Armando sa loob ng cafe. Hindi rin niya alam kung anong ginawa ng mga ito kay Benedict. Kinaplos ng kamay niya ang kanyang pisngi bago nito sagutin ang tanong niya. Kasalukuyan pa siyang inooperahan, anak. Inaalis pang balang tumama sa kanyang likod. Let's just hope na walang tinama ang internal organ kay Armando. Anang mommy niya na muling nagpatuloy sa kanyang mga luha. Sa pagkakataong iyon ay lumapit na rin si Jonas sa kanyang kama. Hinawakan naman siya sa isang kamay. Bes, huwag ka masyadong mag-alala. Makakaligtas si Armando. Nakalimutan mo na ba ang dami na pagsubok ang pinagdaanan yung dalawa? Anong nangyari? Nalagpasan niyo lahat na yun. Hindi ba? Kayo pa rin sa huli kahit na ilang beses sinubok ang pagmamahalan niyo. Kitang-kita niya ang concern sa mga mata ng pinakamatalik na kaibigan habang sinasabing mga yon. Sana lang talaga'y magdilang anghel ito dahil hindi niya kayang mawala sa buhay niya si Armando. Lalo na ngayon na may anak silang malapit na malapit sa ama nito. Tama si Jonah Meredith. Alam mo kung gaano kalakas ang asawa mo. Kayang-kaya ni Armando yan. Sisiw lang sa kanyang isang bala. Ani Jack na nagtangkapang magbiro para pangitiin siya. Tamang mga ito, malakas si Armando. Saksi siya sa katangiang yun ng asawa. Hindi siya dapat panghinaan ng loob. Alam niyang lalaban ito para sa kanilang dalawa ni Aaliyah. Nang tuluyang bumuti ang kanyang pakiramdam ay nagpumilit siyang maghintay sa labas ng operating room. Kailangan na ron siya kapag lumabas ang doktor na nag-opera sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung gaano sila katagal naghintay. Bastang alam lang niya, hindi na normal ang tibok ng kanyang puso hanggang walang lumalabas na doktor. Panay din ang dasal niya habang nakapikit. Nagdilat lang siya ng mga mata nang sa wakas ay manig niyang may lumabas mula sa operating room. Napatayo siya nang makitang malapit sa kanilang kinaroroonan ng doktor na naka-hospital gown. Naka-glove pa ito kaya sigurado siyang itong nag-opera sa asawa niya. Mrs. Del Rio, ani ng doktor habang nakatingin sa kanya. Hindi niya ito kilala, hindi gaya ng mga doktor sa private hospital na yon sa kanilang bayan na kabatian nila palaging mag-asawa. Ako nga ho, kamusta ho yung asawa ko? Hindi makapaghintay niyang tanong. Naramdaman niyang may humagot sa kanyang likod pero hindi na niya pinagkaabalahang lingunin kung sino. Hindi na kasi siya mapakalit makapaghintay sa susunod na sasabihin ng doktora na sa tingin niya'y halos kaedad lang niya. Well, natanggal na namin ang balang tumama sa asawa mo, Mrs. Del Rio. But the sad thing is malapit na malapit sa puso niyang kanyang naging tama. I'm sorry to say this but I'm afraid that Mayor Del Rio is suffering from a coma after the operation. Parang nagunaw ang mundo niya sa narinig. Otomatiko naglandas muli ang sunod-sunod na luha sa kanyang pisngi at pakaramdam niya ay muli na naman siyang hihimatayin. Hindi na niya maintindihan ang iba pang sinasabi nito. Nang magpaalam ang doktor ay hindi na niya nagawang sagutin dahil okupado na ni Armando ang kanyang buong pag-iisip. Pakaramdam niya ay babagsak siya dahil nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Naging maagap naman si Jack sa pagsalo sa kanya at mabilis siyang ibinalik sa hospital bench na kinaupuan nila kanina. Anak, huwag kang masyadong mag-isip. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, hindi ba? 48 hours pang kailangan lumipas bago i-declare na in coma ang pasyente. Magdasal lang tayo na magigising si Armando bagong oras na yun. May awa ang Diyos, anak. Ilang beses na natin napatunayan yun, hindi ba? Ani ng daddy niya na tumabi sa kanyang pagkakaupo. Lakasan mo lang ang loob mo, anak. Sa ngayon ay wala tayong magagawa. Lalo ka na kung hindi ang magpakatatag. Sa'yo huhugot ng lakas ang anak mo ngayon. Kawawa naman si Aaliyah kung pati ikaw ay panghihinaan ng loob. Ani naman ang kanyang mommy. Napaisip siya sa sinabi ng mga to. Biglang daloy ng realisasyon sa kanyang sistema. Mabilis niyang pinahid ang mga luha at pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Tama ang kanyang mga magulang. Walang mangyayari kung mag-iiyak na lamang siya dahil hindi naman nun magigising ang kanyang asawa. Siya ang magiging lakas ni Armando sa mga pagkakataong ganito kaya kailangan niyang maging matatag.
Maghahating gabi na nang ilipat si Armando sa private suite nito. Si Jack na lamang ang kasama niya dahil pinauwi na niya ang kanyang mommy at daddy na nagkataong papunta talaga sa San Miguel nang mangyari ang trahedya kanina. Dalawin talaga ng mga ito si Aaliyah. Ang mama at papa naman ni Armando ay nagkataong nasa bakasyon sa Paris. Gimbal ang mga ito sa masamang balita tungkol sa anak at nagsabing uuwi na rin agad-agad. Nagpapalahaw ng iyak ang kanyang biyanan na babae nang ibalita ng kanyang daddy ang nangyari sa kaisa-isa nitong anak. Ito ang pinagsabi niya dahil hindi niya kayang sabihin sa mga in-laws ang sinapit ni Armando. Baka humagulhol lang din siya at atakihin pang mabait na ginang. Sa huli ay sinabi ni Mrs. Villarubin na sa bahay na muna namang ito umuwi ang kanyang mommy at daddy para may kasama sila ni Aaliyah. Doon ihahatid ni John ang mga ito ngayon. Magkape ka na muna. Pinukaw ni Jack ang pag-iisip niya habang titig na titig sa mukha ng asawa. Inabot nito sa kanyang styro cup na kape na may logo ng coffee shop sa tapat ng ospital. Salamat, Jack. Kinuha niya yon pero hindi binitaw ng isang kaminyang kamay ni Armando. Babatukan ko yung asawa mo kapag hindi gumising hanggang bukas. Seryoso nitong sabi pero alam niyang pinatatawa lamang siya. Pero kahit anong gawin niya, nalulunod talaga ang kanyang puso sa kalungkutan. Hindi niya lubos maisip na darating sa puntong hihiga si Armando sa hospital bed na kagaya nito. Malakas ang personalidad ng asawa niya at alam yun ang lahat ng taong nakakilala dito. Pero wala naman talagang makakapagsabi kung anong kapalaran ng isang tao sa mundo. At naniniwala siyang pagsubok lang ito sa pagsasama nila ni Armando bilang mag-asawa. Ewan ko ba, Jack? Hindi na ako sanay na hindi kasama si Armando sa araw-araw ng buhay ko. Pakiramdam ko, mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa kanya. Sabi niya na naluluha na naman habang bumabalik sa isip ang lahat ng pinagdaanan nila ng asawa. Naalala din niya ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Armando para sa kanilang dalawa. Kakaiba itong magmahal to the point na ibibigay at gagawin itong lahat ng bagay ng ilang beses nitong pinakita at pinaramdam sa kanya. Sa tingin mo ba, hindi ko alam na ganun din si Armando, Meredith? May hinang sabi ni Jack sa kanyang tabi. Napatingin siya rito. Nasa isla matubig pa lang tayo. Nakikita ko na kung gaano kakamahal ng asawa mo. Nakita mo na sa halip na pakasalan ka na lang niya at magsaya hindi mo na siya ginawa. Bagkus sumama pa siya sa isla para tulungan ka magkaroon ng linaw ang nakaraan mo. Kaya maniwala kang gigising siya, Meredith. Hindi yan makakatiis na hindi kayo balikan ni Aaliyah. Sabi nito na nagbigay ng malaking pag-asa sa kanya. Tama si Jack. Mahal na mahal sila ni Armando. At yun ang dapat niyang panghawakan. Magawa pa kayang gumising ni Armando at mabuo ang pamilya nila ni Meredith? Makamit na kaya ni Meredith ang masayang pamilya kasama si Armando? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.